But this morning, we will discuss yung anxiety disorder. Okay? Wala yata yung aking. Okay? Anxiety disorder, which is, ang ating tema is overcoming. Sa aking pagsasaliksik, wala daw gamot dito eh. Okay? Yung anxiety, there is no solution for this. Once anxiety dumating sa'yo, mahirapan na na makawala sa'yo. Okay? Nasa katawan mo na, so ayaw pakawalan. That's what the medical people are saying. That's not what God is saying. That's not what Jesus Christ is saying. Okay? Kasi sa kanilang pag-aaral, imposible daw pagka isang tao nagkaroon ng anxiety na makalaya dito. But hindi pwede kay Lord yan. Yan ang pag-aaral nila. Yan ang kanilang sinasabi. Sa kanilang sariling lakas, talagang hindi. Okay? Hindi na makakawala at hindi ka napakakawalan ng tinatawag na anxiety. But kay Lord, ay walang imposible kay Lord. Kaya meron tayong Panginoon at 2,000 years ago, He conquered already yung tinatawag na anxiety. Okay? Now, we will discuss the causes. Briefly lang po ito dahil I will not, some of you knows it already and you can research this. Okay? Simple causes. Una, stress from work. Na-stress kayo sa trabaho nyo, na-stress kayo sa pag-aaral nyo, na-stress kayo sa relationship, sa buhay mag-asawa, relationship nyo sa in-laws nyo, relationship nyo sa boyfriend, girlfriend nyo, relationship nyo sa mga kapatid nyo. And then financial stress, isa sa mga factors daw yan, pag wala kang pera, bound ka sa utang, no? Tapos wala ka pang trabaho, tapos sakitan ka pa, ay talagang mahirap na. And then, ito, yung global occurrences and political issues. Kung kayo mahilig makinig sa mga balita, little did you know you are being affected by this because of this fear and anxiety. And then, unpredictable or uncertain events. Kagaya na nangyari last year, bigla nagkaroon ng pandemic, COVID-19, and matindi ang exaggeration nito. At ilan po ang naapektuhan worldwide po ito. Ekonomiya ay naapektuhan, no? And then, emotional traumas. Yung death of loved ones. Namatay ang mahal mo sa buhay, namatay ang anak mo, namatay ang nanay mo, or somebody, anything that is so dear to you. And then, of course, sabi ng mga doctors, yung substance abuse. Yung pinagbabawal na gamot and too much drinking and of course even herbal medicine ang causes po nito. Tandaan niyo po, lahat ng herbal medicine wala pong tiyak na kagamutan, kaya mayroon po siyang footnote. Ano man ang herbal medicine na tinitake niyo, mayroon pong footnote yun. At nakalagay, hindi po nakakagarantiya na nagpapagaling sa katawan. Nakalagay, ha? Alam niyo kung bakit gumagaling yung ibang tao? Yung so-called psychosomatic. Okay? Kaya even the gamot na tinitik natin, psychosomatic lang yan. Dahil iniisip mo lang, pagka wala ka ng gamot, nagkakasakit ka. Yun ang psychosomatic. Pero pagka marami kang gamot, malakas ka. Pagka nandyan na ventilator mo, tsaka yung asthma mo, nandyan, panatag ang puso mo, pero nakalimutan mo, makakasakit ka na, no? Yun bang, yun ang tinatawag nating psychosomatic na sakit. So those are the some, actually this is a broad topic, yung anxiety. I was talking with Dali and with Joshua last night, ang lawak-lawak niyan, Dad. Sabi ko, I just want to show them in a nutshell lang, no? And then, what are the consequences sa buhay natin ang anxiety disorder or anxiety attack? Okay? Here are the consequences. Una,
hindi ka makakatulog sa gabi. Insomnia. Pangalawa, severe depression. Pagka sinabing severe, ay malala na talaga. Sobrang depression na yan, no? And then, excessive fear. Ito talaga ang matinding effect nito. Napapraning ka na talaga. Nakita mo lang ang aso, nakita mo lang ang tao, nakita mo lang ang gamot, nakita mo lang yung mga lahat na nakikita nyo. Talagang takot na takot kayo, napapraning na kayo talaga. Okay? And then, tinatawag nilang panic disorder sa pagkain. Baka may laso niyan. Huh? Yung tao, baka may COVID-19 yan. Di ko napansin niya dahil sa ganyan eh, biro mong dumadalaw isang tao, hindi ka makalabas. O, hanggang 6 feet ka lang. Di ba matinding problema yan? Ha? Nakita niyo ako, kahit sino, kasalimunga ako, pero nagkasakit ba ako? It's not this COVID-19 ang papatay sa atin, ang papatay sa iyo, itong anxiety. Itong excessive fear, yung takot ang papatay sa iyo. Okay? Yung sugat mo, mamamatay na yata ako. Hindi, ayaw humintong dumugo. Saan ka makita na, kaya dumudugo yan. Hindi pa, kasi may sariling, tanongin yung mga doctor, pagka ikaw yung nasuga, talagang dudugo yan. And then suddenly, later on, mawawala yan dahil mayroong self, parang defense mechanism, ating katawan hanggang stop niya, ang bleeding actually, kung mababaw lang. Nakakalmot ka lang ng pusa. Nakalmot ka lang ng aso. Nadaanan ka lang ng ahas. Ay, kinagat na ako! Eh, talagang matinding pagpapanik yan. And then social anxiety disorder. Ito, the fear of rejection, the fear of failure, the fear of you are being misjudged. Ang dami po nito. Dinidiscuss sa akin ni Dalito, sabi ko, wow, aluwang talaga, ang lawak. And then, ito po ang isa sa mga matinding problema, overthinking. Yung bang advance ka mag-isip? Ngayon pa lang March 7, iniisip mo na yung December 25 ko nang ireregalo mo. Pag-gising mo pa lang, advance na mag-isip, matutulog ka mamaya. Kagigising mo pa lang, mag-toothbrush ka pa lang, kaya magkape ka pa lang. Ah? Yung bang, alam mo, ang daming namamatay because of overthinking. Suffering from death, dying because of overthinking. The devil is a liar, I want to tell you. Kung hindi kanya dadalhin sa future, he will bring you back in your past so that you will never enjoy your present. Did you get that? Today's March 7 is a gift from the Lord. Enjoy this day. Enjoy your wife, enjoy your husband, enjoy your children, enjoy the Lord in the house of God. Today, March 7, bukas is yet to come. And yesterday is done. Ganyan ka kasinungaling ang demonyo. So, stop this too much thinking and overthinking. And then because of overthinking, sabi ni Dali, you are incapacitated. In other words, you will become unproductive. Hindi mo na magagawa ang dati mong ginagawa. You will become a problem. Nagiging problema ka na. Kumbaga sa basketball, you are a burden. You are not contributing anymore. Problema ka na. Ikaw ang dahilan kung bakit natatalo ang team. Because of this overthinking. So, these are just some of the consequences. And then, sa katawan mo, sa puso mo, you will have a breathing problem, abnormal ang breathing mo, palpitation ng puso mo, and then chest pain, and then stomach problem. And this, alam nyo, pinag-aralan ko yung
consequences mula sa utak hanggang sa katawan, hanggang sa belly, hanggang sa mga muscles. Grabe, apektado pala ng anxiety, muscle pain, and all these things. Kaya sabi ko, grabe. Kaya pala nung mag-aral ako sa Singapore in 1988, sabi niya, problem number one, it's not death. It is this worry or anxiety. Grabe pala ang consequences, ang epekto nito. And then let's dwell on the cure. Bahala na kayong mag-research. If I were you, huwag na kayong mag-research. Huwag yung aralin. Sa napansin ko, sa mga may anxiety problem, magpagamot sila sa isang doktor, magdududa sila, alala ko, nag-prescribe ng gamot ang doktor, tatawag sila ng isang doktor, tama po ba yung prescribe ng akin doktor? Alam niyo po, maling-mali po yun. Alam niyo ang tawag doon? Mayroong code of ethics ang mga doktor. Hindi sasabi na, ay, sira ulo yung doktor mo, ba't niya ipiprescribe ang gamot na masisira ang kidney mo dyan? Hindi po sasabi ng doktor yun. Alam mo, ang ginagawa niya, pinag-aaway-aaway niya mga doktor niyo. Kung meron kang doktor, magtiwala ka sa doktor mo, hindi ka papatay ng doktor mo. Ikaw ang papatay, baka sakali sa doktor mo. Okay? Pero ang doktor mo, hindi ka papatay ng doktor mo. Hindi ka bibigyan ng gamot na ikakasisira. Pinapagaling ka nga niya, tapos sisirain niya katawan mo. But these people who have this anxiety attack and anxiety disorder, they will go to other doctor. Tama po ba yung prescribe na ni Dr. So-and-so? And then, siyempre, that doctor, if I were you, huwag mo ang doktoran ng sarili mo at magpasaop ka sa doktor mo. Okay? Lalo na kung hindi nagpabayad at tumulong sa'yo. Kung hindi nagpabayad ang doktor dahil membro sa church na to, huwag mo na sirayin. Kaya marami po mga doktor na na-turn off sa atin dito sa TFBC. Libre na nga, tapos ichichismis ka pa. Meron pang sasabihin, hindi matalino ang doktor. Alam niyo, walang doktor na mahina ang loob. Hindi ka pwedeng mag-graduate ng doktor, kundi hindi ka pwedeng pumasa ng licensure exam ng pagdodoktor kung hindi ka. You know, I have seen these students who took the exam nung two Sundays na ginabayan namin si Dali, matatalino lahat ito. Magagaling. Nag-aral ito. Of course, meron talaga matalino. Pero basically, lahat ng doktor matatalino. Lahat ng attorney matatalino yan. Dahil sa pre-medicine pa lang, pre-law pa lang, nasasala na yan. Pero nagsimula silang 400, tapos na nag-graduate 53 na lang. Okay, and then this 53, magti-take sila ng bar exam at ilan lang ang pumasa. The same with medicine. Kaya huwag mong sabihin na walang utak ang doktor na to. Ikaw ang walang utak, okay? But this doctor, hindi dahil ang anak ko ay doctor, but they are brilliant. How many people who studied medicine na hindi sila nakapasa hanggang ngayon? Mataas po ang IQ ng mga yan, magagaling ang mga yan. Ang training ng mga yan, halos the same. Sabi ko nga kay Dali, you are an average doctor. Halos the same ang training, but you have the advantage. You know why? You are born again, you have the Holy Spirit. The gifts of the Holy Spirit will give you discernment kung anong problema talaga ng pasyente mo. Other doctors don't have that. What they have is the training. And the books that they have read, yun lang po kanilang pinaka source. But if you are a medical doctor na born again, you have the Holy Spirit who gives you discernment and wisdom on how to treat the sick. So the cure is
to me, stop knowing, let your doctor do it. Because the doctor knows best. Even your research is limited. And your research, baka yan pa ang papatay sa'yo, ganito pala, at lalo ka matatakot, at lalo ka magkakaroon ng anxiety. So, medically, the cure for this is medication. Meron silang prescription, and then psychotherapy. Kaya meron pong psychologist na doctor. Kasi nabing psychotherapy and psychosomatic. Yung nagsimula dito ang sakit at magmamanipes sa katawan. Because the problem is in the mind. And by the way, diyan lang nakaka-enter ang demonyo sa mind. But your heart, no way. Only in the mind. He can suggest, he can whisper in your mind. And then physically, stop drinking alcohol. Sedative pala ito. And then stop smoking. Lalo lang nakaka-stress sa katawan mo. And stay active by doing some sports. Relaxing sports. Sports that make you active. And then be productive. Magtanim-tanim ka dyan. Gawin mo ang dapat gawin sa bahay mo. Kung gusto mong baguhin ang bahay mo, sunugin mo, tapos itayo mo muli. Maging productive ka. O kaya burain mo lahat ang mga pintura niya, pintura ng rainbow, kaya blue, kaya red. Eh, productive ka ngayon. Active ka. At busy ka. Kasi the more na iniisip mo, ang problema ngayon ay lalago at talagang kontrolado ka niya. So, huwag mong masyadong isipin. And then, mentally, avoid stressful environment. Kung ang mga paligid mo, nakaka-stress sa'yo, ay layasan mo. Huh? Tapos may tumatawag sa'yo ng cellphone, patayin mo muna, tapon mo yung cellphone mo. Yan kasi ang source ng stress mo eh. Ng anxiety mo eh. Tapos nanonood ka ng TV, yan ang para sa'yo, source ng anxiety. Ay bakit ka manonood? Ha? Huh? Tapos, na marami pa sa paligid nyo, sa neighbor nyo, anday mga chismoso, chismosa. Akala ko mga babae lang chismoso, mas marami pa lang mga lalaking chismoso. Ang mga lalaki, pinag-usapan lahat ng gadget, hindi pinag-chismis yung kapibahay. Ninuman. Anyway, and then engage in relaxing activities, plus the best to me is saturate your entire being, particularly your mind, with the Word of God, with music. Saturate niyo po. Kasi dito po pumapasok ang anxiety po natin. Yung nakikita mo at naririnig mo, tapos nag-register sa mind mo. So, ito yung aking suggestion sa inyo, personal suggestion. Beware of what you are watching and what you're seeing. Not everything you see are real and true. I saw this sa mountain bike. Nung wakit kami sa, bumaba kami Saturdays ago sa monastery, sa Budek, from Budek, pinakamataas na monastery, dalawang downhill doon eh. SS1 sa kanan, SS2 sa kaliwa. Nung pagitan ni Joshua yung SS1, sabi ko, paano ka makakababa dyan? Tapos may dalawang puno. Pag baba mo, liliko ka ganyan, may puno, tapos liliko ka na. Sabi ko, paano mangyayari yan? Sabi niya, Dad, at kayo lahat, huwag kayong padaya sa nakikita nyo. Ang nakikita natin, mandaraya. Pero paano? Kinuha ngayon ni Joshua ang mountain bike. Ganito lang yan. Bumaba siya, ang bilis niya, dire-diretso. Sabi ko, ha? Talagang mandaraya ang nakikita natin. Kaya napangasawa na ako ni Ate Edith eh. Ha? Di ba, Tay? Kaya napangasawa ko ni Ate Ruby? So, Ted, kaya napangasawa ka ni
Madam Presi, ganyan din si Pastor Banjo. Nadaya sa nakita. Okay? Akala nila nagkamali sila, pero hindi. Yan ang ibig ko sabihin. Akala nila nadaya sila, pero tumama pala sila. Ha? Yung iba, natanso. Pero, ginto pala. Ayun. Akala nila tanso, ginto pala. Mandaraya. So, stop focusing on what you see. Anything na what you see na nagtitrigger, okay? Nagtitrigger, na-activate ang anxiety, stop it. Anything. And then, pangalawa, anything that you hear that triggers or activates anxiety, stop it. What makes you calm and peaceful? Doon ka mag-focus. Okay po ba yan? Yun po suggestion. And then spiritually, this is our main solution from the great apostle Paul. Basahin po natin ang solution ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verses 4 to 9. Okay? Basahin natin ang banayad lang. Dahan-dahan. Ready? Read. Rejoice in the Lord always. Anong ibig sabihin yan? Always rejoice. Pagka hindi ka nagre-rejoice, may anxiety ka. Pero kung ay, paano papasok? Kaya pumapasok siya, hindi ka nagre-rejoice. Hindi ka masaya. Baka hindi ka masaya, ay papasok talaga. Kasi lahat po tayo, we never become empty. We are always full. Ha? It's either si Lord ang nagahari o ang demonyo ang nagahari. Okay? It's the Holy Spirit or Spirit of the demons. Hindi pwedeng maging empty ang tao. Palaging puno. Tandaan nyo yan. So if you are rejoicing, paano makasingit yan? Ang saya-saya mo. At tapos papakita niya. Papakita niya sa iyo. Tapos parinig niya. Eh, ano solution? Tapos ka na. 2,000 years ago. Ganyan lang kasali. Kandali. Kaya, kung pwede lang, meron kayong cross to remind you. Pero, in Jesus' name, huwag mo naman ganon. The cross will remind you of the truth 2,000 years ago that the devil has been destroyed. That worry and fear and anxiety has been destroyed. It's not the cross. It is the one who died on the cross. Amen. Ang problema sa inyo, ginagawa niyo magic at anting-anting ang cross. Hindi po ganyan. It is the one who died on the cross. Jesus Christ who died on the cross. It's not the cross. Karaming cross dyan eh. Wala mong magagawa. It's the one who died on the cross who loves you and conquered this anxiety. Rejoice always. And then and again, I say, rejoice. And then look at verse 5. Do not be anxious. Let your gentleness, yung kagandang loob, be evident to all. The Lord is near. The Lord is right here with us. Kasama natin si Lord. Kasama natin si Lord. Di ako. Kasama natin si Lord. Di ako. Kasama natin si Lord. Di ako. Di ba? Di ako matatakot. Di ako mabubuwal. Di ako malulunod. Kasama natin si Lord. Ha? And then sabi niya, don't be anxious about anything. What is anything? Malilinggit, kahit malilinggit na bagay. Instead, pray about everything or all, pray about in every situation by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. And then verse 7, and the peace of God that passeth all understanding shall abide. Shall abide in you, in your hearts and your mind
through Jesus Christ. Guard, ang ganda yung word, guard your hearts and guard your minds. What guards your minds? The Word of God. What guards your mind? The truth. Jesus Christ Himself. What guards your heart? Jesus Christ, the truth. And then sabi niya sa verse 8, finally, brethren, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. And then verse, tuloy, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. And whatever you've learned, received, or heard from me, sabi ni Apostle Paul to the Philippians, seen in me, put into practice. And for the second time, and the peace of God will be with you. Now this, the command of the Apostle Paul is so simple. Stop worrying, sabi ni Apostle Paul. Stop being anxious. Kasi sinabi stop, stop. Tigilan mo na. Ha? Kung di mo matigil, punta ka sa akin. Pagsasampalin kita ng... Tumigil ka dyan eh! Gusto mo ba talaga? Sa bagay, kung gusto mo talaga maging anxious, buhay mo yun eh. Pero if you want real help, stop it. At kung gusto mo pa rin maging anxious, ikaw na lang, huwag mo nang liligaligan pa ang iba. If you are not listening, if you are not keep on dwelling on this, the Lord is providing you a solution, tapos tikas pa rin ang ulo mo, nakikinig ka pa rin sa mga nagtitrigger sa'yo, nakafocus, nanonood ka pa rin, anything that triggers you, eh talagang ginusto mo na lang eh. Tapos, liligaligan mo lahat na nasa bahay, liligaligan mo lahat ng mga kakilala mo. Did you notice yung mga tao who are filled with anxiety, nakakaawa? Look at their faces. Look at the way they dress. Look at them. Wala na yung glow. Ano ang nasa kanila? Anxiety. Kawawa. Yung mga descriptions, kumbaga sa kung i-describe natin sila, para silang mga bituing walang nining. Pasan nila ang daigdig. Magdusa ka. Yung mga ganyang pelikula. Hindi kanya talaga ang nangyayari. No kidding. We are not making fun of them, okay? But this is exactly what's happening to them. Why? Because of what they see and what they are hearing, and they believe in lies, they believe in the deception of the enemy. And the truth is, the solution is, stop being anxious. Stop. God Almighty said, stop. Tama na, tingilan mo na. Tumigil ka dyan. Okay? And instead, sabi niya, start. Start doing these things. These are the solution, the best attitude that you can do. Una, rejoice. And again, I say rejoice. Magsaya ka. Kahit di nakakasaya. Kanina, ingit na ingit si Ate Edith. Umagang umaga, tawa ako ng tawa. Nakikitawa na lang si Ate Edith. Tinignan niyo, bakit ako natatawa? Pinapanood ko yung mga jokes. Alam niyo, ang babaw ko. Alam mo yung baboon? Ang hirap patigilan. Ang ginawa ng may-ari, gumawa siya ng tigre. Statwa, nilagay, talagang tumalo ng ang baboon. Tawa ko na, tawa lahat ang kinuha yan. Yung bang sa takot niya, ganun din ang mga aso. Yung bang tawa ko na tawa, mag-iisa ako, nasa bed ako, tawa ko na tawa. Early in the morning, that is 5:30 in the morning. No, not 5:30, 5:15 in the morning. I was laughing out loud. Paano maglalambitin ng anxiety sa akin when I am full of joy and I am laughing out loud? Amen po ba? Ang dami nakakatawa sa YouTube. Pati yung panoorin yun.
Si Enrique nga kami dalawa, nanonood kami yung gag, yung nakakatawa, yung mga baby laugh, tsaka yung mga animal talaga tawa. Kami. Si, actually, hindi sila natatawa sa amin. Natatawa sila sa tawa namin ni Enrique. Why? You know, laughter is the best medicine. Rejoice always. And then, prayer. You know, prayer and anxiety cannot coexist. Hindi pwede magsama. When you begin to pray, kung talaga nagpipray, okay lang yung nagpipray na religious prayer. No, no, I'm not talking about religious prayer. When you pray, maliligalig lahat. Mabubulabog lahat ang mga anghel. Ah? Ganyan tayo mag-pray. Ah? Pagka nag-pray tayo, mabubulabog ang mga anghel, may gagawin. Ah? Yan ang panalangin. Yung from the heart. You pray and pray and pray, and I tell you, mawawala anxiety. And then pangatlo, thanksgiving. Ah? May nararamdaman ka, nagpapasalamat ka. At ano man ang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, nagpapasalamat ka. You are so thankful, you are thankful, you are thankful. Sa mga damit mo, tingnan mo lahat ng mula pagising mo. Thankful ka sa tulog mo, thankful ka sa bagong araw, thankful ka sa kasama sa bahay. Tapos buksan mo ang refrigerator, thankful ka lahat. And then pumunta ka sa kusina, sa sala, thankful ka. Makita mo ang kasama mo sa bahay, thankful ka. And then lalabas ka, thankful ka sa hangin, everything that you can see. There is so much ways to thank for. And then lastly, sa verse 8, thinking positive. Whatever is true, whatever is admirable, whatever is praiseworthy, whatever, sabi niya, think all these things. Fill your mind with whatever is honorable, whatever is admirable, whatever is true, whatever is praiseworthy, whatever is noble, think and dwell on this. Saturate your mind. Read the Word of God. Use your imagination. Visualize the Word of God, the goodness of the Lord. And then while you are traveling, ilagay mo sa tenga mo ang mga Bible verses. Wow, that's powerful. And then, hindi natin nilagay dyan, siguro part of rejoicing is praising the Lord, worshiping the Lord with gladness. Di po ba? And then, sabi niya, ang result, the peace of God that passeth all understanding will rule your mind and your heart through Jesus Christ. In other words, renew your mind by saturating with the Word of God and by seeing the right thing, by listening to the right thing. Kasi kung ano nakikita nyo, kung ano narinig nyo, yan ang na-store sa mind nyo. Kung ano nakikita nyo, kung ano narinig nyo, yan ang mag-store sa mind nyo. Ayat, look at the cross, listen to the Word of God and to the voice of God, not to this deceiving and lying spirit na bumubulong sa inyo. Okay? Do not allow them. Last night, nagkaroon kami ng Lord's Supper dahil alis na sina Joshua, Badet, at Enrique. Today, and Dali go to the Las Piñas, doon mga anak si Badet. And I gave them a specific instruction of what to do. Okay? And then I prayed for them, I break everything, and then pronounce the blessing, and then anoint them with nilay hands. And then, yun po. And then, sabi ko sa kay Dali, your past is past. You cannot do anything about it. Your future is yet to come. Enjoy today. Wherever the enemy is trying to bring you in the future or trying to bring you in the past, just like the Apostle Paul nung nakagat siya ng venomous snake sa Acts chapter 28, people were expecting him to fall down at mamatay because it's a venomous snake. Pero anong ginawa ni Apostle Paul? Yan ang gawin lang natin. If you see something, ipigit mo lang. That would trigger you from anxiety. Ipisig mo lang sa mind mo. If you hear something that will trigger your anxiety, ipisig mo rin. And then dwell and think about the love of God. Look at the cross and remember the love of Christ. It is finished. The blood of Jesus cleanses you and make you 24/7 Passover. The blood of Jesus
is your Passover 24/7. Kaya mga kapatid, these are the best antidote to overcome anxiety disorder. Amen po ba? Pwede ba tayong tumayo at palamakan natin si Lord? Okay, come on. Magsika, sumikaw tayo ng malakas at magpuri kay Lord at pumalakpan kay Lord. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! While you're shouting, look at the cross! While you're shouting, look at the cross! Life! Healing! I am healed! I have life! I have joy! I have peace! Woo! Jesus is Lord! Hallelujah! Yan ang dapat. Grabe! Rejoice! Rejoice! Pray without ceasing! Be thankful and think always of the goodness of the Lord.